Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog niyan, lahat, particularly dun sa last verse, lahat ng pagpapagal mo ay may kabuluhan. Looking into the church in Corinthians, daming problema. May division sa church. Yung kasalanan ay tinotolerate ng iglesia. Maging ang mga turo na may tuturing nating hindi tama ay patuloy na umuusbong sa Corinthian churches. At ang pinakamalala ay yung mga gawa ng laman ang siyang nagiging sentro ng worship ng mga tao. This is Corinthian churches. And kung titignan natin yung ating verse sa oras na ito, bakit kaya isinulat ni Apostle Pablo yung word na stand firm? Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. It is because at some point, brothers and sisters, nagkaroon po ng maling turo sa Corinthian churches. At yung maling turo during that time was that they don't believe on the resurrection of Jesus. Kaya kung titignan natin itong verse na ito, it's actually a verse about the full-time discussion on the truthfulness of the resurrection of Jesus. It's all about the discussion that Jesus Christ died at the cross of Calvary, suffered, but eventually he has risen. That's why we have an empty cross. An empty cross in front today signifies that Jesus resurrected. And the resurrection of Jesus signifies that we are victorious. For that has no handle to him. And kung bakit isinulat din Apostle Paul about the resurrection of Jesus, it's because gusto niyang i-remind ang Corinthians that there is hope. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa. Gustong i-remind ni Apostle Pablo ang bawat isa sa lugar na ito that there's actually hope in us. Na sometimes, itong hope na meron sa atin ay nawawala. This is the reality, brothers and sisters. Hope in our lives can be stolen by the enemy. Hope in our lives can fade through time. Maybe yung pag-asa na meron ka noon ay wala na ngayon. Maybe yung fullness nung pag-a-attend mo lagi sa gawain ng Panginoon medyo nadidiminish na ngayon. These are all attacks of the enemy. Alam niyo yung mga wolf, yung mga lobo. Alam niyo kung paano sila nag-hunt ng pagkain nila? Alam mo tina-target nila lagi yung mga weak. Yung tina-target nila lagi ay yung mga sick. And eventually tina-target nila yung mga young. And similarly, the works and the attacks of the enemy are also for people who are weak, Christians who are young in faith, and Christians who are actually sick. Kasi napakadali para sa enemy na i-attack tayo. And let's try to translate it into our lives right now. Sometimes we are being burdened by the situations around us. Sometimes nagkakasakit tayo
And most of the time, napapagod tayo. Most of the time, na-stress tayo, and most of the time, na-discourage tayo. And don't you know that yung mga moments sa buhay natin na discourage tayo, yung mga moments sa buhay natin na pagod tayo, yung mga moments sa buhay natin na mahina tayo, yung mga moments sa buhay natin na may sakit tayo, that is the moment that the enemy is trying to attack you. Subalit sa oras na ito, the Lord is trying to remind everyone that there is a living hope in us today. Then the Lord is trying to remind everyone that if you are spiritually sick, if you are spiritually weak, if you are spiritually burdened, if you are spiritually tired, if you are spiritually not okay, then this is the time that God is calling everyone that we have to revive our spiritual lives, especially during trying times. Today, brothers and sisters, do you feel tired? Sino mga pagod sa inyo dito? Sino yung mga discouraged sa inyo dito? Sino yung mga nasasaktan sa inyo dito? Sino yung burned out na sa inyo dito? Of course, all Christians, all of us, lahat tayo walang exempted, darating tayo sa buhay natin na ganyan. And today, brothers and sisters, the message of the Lord to all of us this morning is reviving our spiritual service that is dying. Sa mga lalaki sa oras na ito, tanungin ko nga kayo, seryoso ba kayo sa mga bagay na ginagawa nyo para sa Diyos? Tama ba ang pundasyon kung bakit kayo naririto sa iglesyang ito? Kasi kung hindi, it's high time for us to go back and revive the truthfulness of our services to the Lord. Sa mga babae naman sa aking kanan, if I would ask you today, what are your reasons why you are here? Bakit kayo nandito? Nandito ba kayo dahil sa nakasanayan nyo na? Nandito ba kayo dahil inutos ng mga leader nyo na mag-attend sa lugar na ito? If that is your reasons, then this message is also for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's high time to revive your spiritual services that is dying. I'm not telling that my spiritual service today is dying. Pero may mga bagay din na nasasaktan tayo. May mga bagay na di-discourage tayo. May mga bagay na mahirap para sa atin, but this is actually a great reminder to all of us today that we have to revive our spiritual services to the Lord. It's because we do not want it to become like Corinthian churches that their hope has actually failed. And today I will just only share at least three things that would help us revive our spiritual services to the Lord that is dying. Check your hearts today. Yung totoo. Yung pinipintig ba ng puso natin sa oras na ito ay ang Diyos. Yung pinipintig ba ng puso natin sa oras na ito sa mga bagay na ginagawa natin ng Diyos
The moment that you are sitting right now, what are the things that you are focusing upon? Si Lord ba? O baka yung isip nyo lumalabas sa lugar na ito? Baka yung isip nyo nagta-travel sa lugar na ito? And today, alam nyo, the enemy can just fool us. Apakadali para sa kalaban na linlangin tayo. Nakala natin we're still fine, we're doing good, but actually, no. And today, this message is all for us. Three things. Three R's. Ngayon may three R's tayo kung paano natin ma-re-revive ang ating spiritual services sa Panginoon. Sabi niya dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. So the first R, brothers and sisters, is to re-establish your foundation. Today, we have to re-establish kung saan tayo tumatayo at kung saan tayo nakapako sa oras na ito. And re-establishing our foundation means we have to stand firm and let nothing actually move us. And re-establishing your foundation before the Lord requires faithfulness. Faithful ba kayo kay Lord? Faithful ba kaya tayo sa Panginoon sa oras na ito? Baka mahal mo lang ang Diyos kasi pinagpapala ka niya. Baka gusto niyo lang ang Diyos kasi masaya kayo. Pero kailangan nating maintindihan sa oras na ito that faithfulness means serving God in and out of season of our lives. Masaya ka man o hindi, nasasaktan ka man o hindi, you are serving God. And remember this, faithfulness is our ability not to quit on the race. Sabihin mo nga sa katabi mo, bawal mag-quit. And tulad ng sabi ko kahapon, authentic Christians are people who finish and completes the task that God has given to them. Yung mga tunay na Kristiyano, sila yung mga Kristiyanong tinatapos yung gawa para sa Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo, mata sa mata. Faithful ba yan? Sabihin mo sa kanya, maging faithful ka. And reestablishing our foundation also means we have to anchor our lives to Jesus. Tignan mo nga ulit yung katabi mo. Tanungin mo, saan nakapundasyon ang pananampalataya? Kasi alam nyo, sometimes yung foundation ng pananampalataya natin sa katabi natin. Sometimes yung pundasyon ng pananampalataya natin sa mga Bible study leaders natin. Sometimes ang pundasyon ng pananampalataya natin ay sa mga bagay na gusto natin. But remember these things. Mawala man lahat. Sana tumatayo ka pa din sa pagmamahal mo sa Diyos. Tanungin ko nga kayong lahat, pag nawala ba yung katabi nyo, mag-a-attend pa kayo? Pag nawala bang Bible study sa area ninyo, mag-a-attend pa din ba kayo? You have said that. And that's what we so-called anchored service. It's because it's not on the Bible study that we are into. It's because of the Lord that we are serving. Sana matandaan natin sa oras na ito na walang ibang pundasyon yung buhay natin kundi sa Diyos.
Lagi ko itong sinasabi sa mga kabataan sa iglesia. Mawala man kayo, tatayo pa din ako sa kagustuhan ng Diyos. Time will come kahit walang mag-support sa likod ko. Basta alam kong para sa Diyos, ilalaban ko. It is because I have fully understand na lahat ng bagay ay dahil kay Kristo. And I hope makita natin sa oras na ito na may katabi man kayo wala, may kasama man so kayo pumunta sa Bible study o wala, may tumawag man sa inyo sa Bible study o wala, pupunta kayo. Kasi ang pundasyon ninyo, hindi yung pagtawag sa inyo, hindi yung mga kasama ninyo na nag-invite sa inyo, kung hindi ang Diyos. It's because you wanted to deepen your relationship to God. Brothers and sisters, simple lang. Reestablish your foundation. Anchor yourselves to the Lord. Kasi alam nyo, the words of the Lord on Ephesians chapter 3 verse 16-19 says, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts. Through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have the power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long, high and deep is the love of Christ. Sabi ko last time sa inyo, we serve God not because we love God. But we serve God, it is because God loves us. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At kailanman hindi mapapantayan ang pagmamahal na yan. At sana, yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa inyo sa lugar na ito ay magbunga ng mga gawa na magpapakita ng tunay na pagmamahal ng Diyos. Handa na ba kayo? Let us all give our hearts to the Lord. Sabi niya kanina dun sa Ephesians, diba? How long, how wide, how high, and how deep. Apat. The love of the Lord is north, east, west, and south. It's everywhere. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Tapos yugyugin mo siya. Sige, yugyugin mo. Galaw-galaw. Sige, yugyugin mo. Galaw-galaw ka mo. Yan. And today, brothers and sisters, anchored service is a service that is not based on convenience, but by convictions. We have to remember today that we are doing things, it's because it's convenient. Hindi natin ginagawa yung mga bagay kasi madali. Subalit ginagawa natin ang mga bagay kasi there is convictions in us. Meron yung tila baga isang bagay sa puso mo na nagpo-force sa'yo at nagpo-push sa'yo na gawin yun. At alam nyo yung bagay na yun. That conviction is actually that great love of the Lord to all of us. And last but not least, when we talk all about anchored service, it's all about single-mindedness. Sabihin mo nga sa katabi mo, focus. Kanino? Kay Lord. Sometimes kasi nawawala tayo sa focus eh. Naghugas ka, focus kay Lord. Nag-map ka, focus kay Lord. Nag-preach ka, focus kay Lord. Nagturo ka, focus kay Lord. Nagluto ka, focus kay Lord. Napagod ka, focus kay Lord. Lahat dapat kay Lord lang. Kaya sometimes tamad tayo eh. Kaya sometimes walang tayong love sa mga bagay na ginagawa natin kasi we don't know how to focus to the Lord. Mga kabataan,
The key word is focus. Remember this thing. Single-minded lang dapat tayo kay Lord. And that is all about the first R. Reestablish your foundations. Anchored service, and it's also faithful service. And I would wanted to remind everyone that we will only be immovable. We will only can stand firm when we always practice 5 disciplines. Do you still pray? True ba? Do you still read the words of the Lord? True ba? Do you still attend fellowship, Bible studies, prayer meeting, dawn watch service? Alam nyo, it's high time for us to become serious. Kasi alam nyo, malapit nang dumating ang Panginoon. At kung sino ang mga hindi seryoso, maiiwan. Do you want to be left behind? Gusto nyo bang maiwan? Ayaw. Ayaw nating maiwan. Diba? We wanted to be caught up in heaven. Kaya sabihin sa katabi mo, magsipag ka. Sa panalangin. Sa fellowship. Sa word life. O, diba? Pagsipagan nyo yung tatlong yan. Kasi pag masipag kayo dyan, eventually, sisipagin din kayong mag-worship at sisipagin din kayong mag-witness. No? Lalong-lalo na sa fellowship. One of the greatest or one of the backbone, no, for us to become anchored is fellowship. Diba? Naranasan nyo na bang mag-isa? Malungkot? Oo. Naranasan nyo na bang humiwalay sa mga kasama nyo? Masaya? Malungkot. Diba? And that's the power of fellowship. Because we learn from each other, we pray for each other, and we meditate and read the Word of God to each other. Kaya magsipag kayo sa mga gawain ng Panginoon. And that's the first R. Let's move on to the second R. Sabi niya dito, sana yun. Always give yourselves fully for the work of the Lord. Pangalawang R natin, rekindle the fullness of your work for the Lord. Rekindle. Sabihin mo nga sa katabi mo, rekindle. Alam niyo yung ibig sabihin ng rekindle? Muli mong sindihan. Tingnan mo nga siya ulit. Sige, kapain mo siya. Diba? May fire pa kaya dyan sa puso niya? Sige, may fire pa ba? Tingnan mo mata sa mata. May fire pa ba? O baka wala na? You know, brothers and sisters, I know dumadating talaga tayo, aminin nyo, mga kabataan, dumating ba kayo sa point ng buhay nyo na tinamad na kayo? Dumating ba kayo sa point ng buhay nyo na parang, boring na? Tama, mga girls? Sa mga boys? Seryoso ba kayo, mga boys? Akala sometimes natin, okay pa tayo, seryoso pa tayo before the Lord, pero hindi na. Especially sa mga boys. Seryoso ba kayo, boys? Kasi you know, today, baka wala ng fire dyan sa puso nyo eh. Baka wala ng fire sa puso natin. Pero anong sinasabi sa atin ng Diyos? Rekindle. Muli mong pagningasin at sindihan ang umaandap-andap
at papatay-patay na sindi sa puso mo. And today, brothers and sisters, rekindling the fullness of our work for the Lord means we should not do as little as we can for Christ, but we do as much. Pag gumawa ka sa Panginoon, huwag maliit. Malaki. Kapag nagtrabaho ka para sa Diyos, huwag yung extra. Dapat super special. Kapag gumawa ka para sa Diyos, sana yung magarbo. Kasi, your life now, yung hangin na pumapasok sa ilong mo sa oras sa ito, maging yung mga bagay na ini-enjoy mo, hindi mo pag-aari yan. Galing lahat yan sa Diyos. And sana ma-realize natin sa umagang ito, na kapag gumawa tayo para sa Diyos, huwag yung maliit. Pag gumawa tayo para sa Diyos, sana yung malaki, sana yung extra special, sana yung amazing. Kasi we're doing it to the Lord. We're doing it to Jesus Christ who died at the cross of Calvary, suffered, and was crucified. It is because of His great love to you. Hebrews chapter 13 verse 16 says, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifice, God is pleased. Habang patuloy na gumagawa at habang patuloy na nag-work tayo for the kingdom of the Lord, God is pleased. Hindi ba kayo natutuwa sa oras na ito na kapag may mga bagay na ginagawa ka na good for the Lord, He smiles. Tulad nito. Diba? Mag-smile nga kayong lahat. Diba? Yung iba, hindi ko alam kung anong klaseng spirito ang meron sa kanila, pero hindi man lang sila makatawa, na tila baga parang ang bigat para sa kanila na mag-attend sa mga gawain ng Panginoon, di ba? Smile. O, di ba? So, because the words of the Lord to all of us, anong sabi ng Diyos, mga boys? 2 Thessalonians chapter 5, verse 16. Rejoice always. Matuwa kayo kung kayo ay nasa loob ng tahanan ng Panginoon. Sapagkat natutuwa ang Diyos sa inyo. Sa buhay ninyo ba, napasaya nyo na kaya ang Diyos? Girls, did you ever meet something na sa tingin nyo nag-smile ang Diyos? Sa mga lalaki dyan, do you did something in your life na natuwa kaya ang Diyos sa inyo? O baka yung mga ginagawa nyo, umiiyak ang Diyos? Baka kung naiibeso, dapat imukha ni Jesus, eh kung na yun. O, nagganon na tuloy. So, dapat ang mga bagay na ginagawa natin ay mga bagay na nagpapasmile sa Diyos. Sabi nun sa katabi mo, pasiyahin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisipag sa Kanyang mga gawain. Diba? Alam nyo, yung henerasyon natin, kailangan yan sa iglesia. Kaya, ano pa? Sabi ko sa youth kahapon, sabi mo nga sa sarili mo, Adya, I will serve the Lord. Dapat lang. Para saan pa at niligtas ka ng Diyos. And, when we talk all about work for the Lord, I would like to share with you at least 3 things about working for the Lord. Willing service. Service na hindi napipilitan. Kaya alam mo, nade-deserve mo yung mga taong pag inutusan mo, iba talaga yung aura kasi alam mong pilit. May mali sa kanila. Pero I hope sana maintindihan natin sa oras na ito that when we rekindle our
work for the Lord. Sana willing. Sana kapag inutusan ka. Ay, ay, Captain, present. Diba? Oh, yung kuna, ay, ay, Captain, diba? Sabi niya, present. Diba? Kasi nakikita natin ang mga gawain sa Diyos bilang isang oportunidad para pagsilbihan ng Diyos. Sa nakita natin sa oras na ito na ang paggawa natin sa mga bagay-bagay ay isang napakalaking oportunidad na binibigay ang Diyos. Take every work of God as an opportunity to serve the one true King. Diba? Kung ang teacher nga, diba ikaw lagi yung favorite tawagin ng teacher, ang saya-saya mo. Tama? Ako dati nung elementary at saka high school ako, kahit nung college, kung lagi, si Daren, diba? O, si Daren ang leader, si Daren ganito. Saya-saya ko. Di ba kayo masaya kung si Lord yung mag-uutos sa inyo, di ba? Kasi kapag inuutusan ka ni Lord, that means may tiwala siya sa'yo. At sana yung tiwala na binibigay ng Panginoon sa atin, huwag nating baliwalain. Sana pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, do it. Ay, Captain Lord, I'll do it. Di ba? So, today brothers and sisters, kailangan natin na willing yung service natin. Pangalawa, heartfelt dapat. Di ba? Hindi lang willing. Dapat heartfelt. Dapat puso. Sabihin nyo nga, puso ang labanan sa paglilingkod sa Diyos. Di ba? Whatever you do, do it heartily for God and not for man. Alam nyo, siguro isang sikreto na pwede kong i-share sa inyo ngayon. Sir, napapagod ka? Oo. Pero at some point, kung bakit sometimes hindi ako napapagod, kasi sabi ko, Lord, para sa'yo to eh. Bakit ako mapapagod? Diba? I'll do it for God. I'll do it with heartfelt service. It's because, alam ko, yung pagod, itutulog mo lang. Bukas, okay ka na. Pero yung bagay na ginawa mo sa Diyos, bagay yun na ika-credit ni Lord sa atin. So, kailangan ng puso when we work for the Lord. Third, excellent. Diba? Hindi lang willing, hindi lang heartfelt, kung hindi dapat excellent din ang service natin. Sabi niya on Titus chapter 2 verse 7 to 8, in everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity and seriousness and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say against you. Diba? Grabe ang sabi ni Titus. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat excellent para wala silang masabi. No? So dapat kapag gumawa ka sa Diyos, excellent. Dapat pag gumawa tayo kay Lord, sana makita natin that we give the best of the things that we can give. It's because it's for the Lord, the one true God. And that's actually about the second secret in reviving our spiritual service. O ano yung unang R? Reestablish. Pangalawang R, rekindle. Pangatlong R naman tayo, remember. Sabi niya dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. And the third R, remember the great promises of God. Diba? So, alam nyo, isang sekreto din upang sa ganon ay ma-revive yung pagsaserve natin kay Lord ay yung alalahanin natin palagi ang mga pangako ng Diyos. May alam ka ba na pangako ng Diyos? Kaya sometimes ang tamad natin kasi di natin alam ang promises ng Diyos.
Kaya sometimes hindi natin magawa ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos kasi hindi natin alam ang pangako ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Sabi niya dito, di ba? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Basahin natin sa Tagalog. 1, 2, 3, go. It start natin dito. Go. Hindi. Di ba? Napakasarap sariwain na Lord, yung pagpapagal ko pala ngayon, may reward. Lord, yung paghihirap ko pala ngayon, yung mga bagay na tinitiis ko ngayon for your great glory and honor, may reward. And alam mo, kapag lagi mong nare-remember yung mga pangako ng Diyos, hindi ka tatama rin. Alam niyo ako, for example, would like to share with you. Di ba teacher ako sa ISU? And every time I wake up in the morning, naman natindihan ako sa point ng buhay ko na nakakatamad na magturo. Gusto ko lang umilata sa higaan. Pero alam niyo yung naisip ko, yung sahod ko. I wake up. I go to the bathroom and then take a bath and prepare for the school. Kasi alam ko na may reward. And sana ganun din tayo sa Panginoon. We may not see the reward now, but I know soon you will. Remember these things. We are not wasting our time for God. Because the more that we invest our time to the Lord, the more that we gain our time. Alam nyo, yung pag-attend nyo sa mga gawain ganito, yung mga pag-attend nyo ng Bible study, yung pag-invite nyo, hindi sayang yan. Lahat yan ika-count ng Diyos on you. And time will come, sasabihin niya, uy, good job tong anak ko na to, masipag to. At sakitan niya mamaya sa, ay, medyo ekis to sa akin. Medyo tamad to dati. Anong gusto nyo? Good job o no? Not good job. Diba? Dapat good job. And today, brothers and sisters, andayan mga pangako sa atin ng Panginoon. No? Ephesians 3:14-16 says, God will strengthen you. Matthew chapter 11, verse 28-30 says, God promises to give you rest. Philippians chapter 4, verse 19 says, God promises to take care of your needs. Matthew 7:7 says, God promises to answer your prayers. Joshua chapter 1, verse 5 says, God promises to be with you at the end of the age. Psalms 91 verse 2, then God says that He will protect you. Romans chapter 8 verse 38-39 says that nothing can separate you from the love of God. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, we can never contain the promises of the Lord. Hindi natin sometimes kayang i-memorya ang mga pangako ng Diyos. Subalit napakalawak at napakadami ng pangako ng Diyos. At sana yung mga pangakong yan ang siyang magpatuloy sa atin sa pagseserve sa Diyos. Hindi kailanman masasayang ang mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Kailanman hindi masasayang ang mga pagpapagal mo, ang pagpupuyat mo, ang pag-iyak mo, ang pagseserve mo sa Panginoon. Sa mga ministers, be encouraged that everything will be rewarded. Sa mga future to be ministers, be encouraged na lahat ng gagawin nyo ay may patutunguhan. Brothers and sisters, while in the world there is rewarding system, the more is the rewarding system of God. For there is promise of eternity. For this
there is promise of eternal life. Remember these things. Makamit mo man lahat ng kayamanan. Makamit mo man lahat ng luho sa mundo. Kung wala sa'yo si Kristo, everything is useless. Ano is kasi sa atin eh, papetiks-petiks tayo sa pagsaserve sa Diyos. Sometimes kasi sa atin, pinaglalaruan natin ang services natin sa Diyos. Hindi laro ang pagsaserve sa Diyos. Ito'y buhay. Ang sabi ko po kahapon sa mga kabataan na kasama ko, the real meaning of life is a life well spent and devoted to God. Nothing more, nothing less. Today, brothers and sisters, sana makita natin sa oras na ito na yung buhay mo, yung buhay nyo, may halaga. At yung halaga nun ay para kay Kristo. Tapigin mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you are made to serve God. You are made to worship. Sana makita natin lahat yun. Sana makita natin sa oras na ito na kaya ka tinawag, hindi lang para maupo dyan, hindi lang para mag-attend sa mga bagay na gusto mong pag-attendan. Subalit sana makita natin na yung buhay mo ginagamit ng Diyos para sa dakilang hangarin. Huwag maging tamad. Sige po, sa oras na ito, I'm giving you just the time to pray for yourself and for God. Kung hindi kayo seryoso sa Panginoon sa oras na ito, you can ask for God's forgiveness. Kung pagod kayo, you can ask God to give you strength. Kung discouraged kayo, you can ask God to encourage you. I hope today na makita natin na maging tama tayo before the Lord. And I hope today na mai-commit natin ang mga sarili natin back to Jesus. There is one thing and calling everyone in this place for a heart of service. Come on. You can commit back your hearts to God. You can commit back your life to God. And you can commit the whole of you to God today. And the Lord is listening. Kung may mali, may paayos tayo. Kung nangihina ka, ask God. Kung gusto mo mag-serve, pray to God. Yes, Jesus, today we just want to lift up everyone's prayer in this place. I pray that you bless their desire para maging tama pa, Lord, before you. I pray, Lord, na i-bless mo yung mga panalangin namin sa oras na ito na mas pa kami na maging right, na mas pa naming maibigay yung lahat na meron kami. Kasi gusto mong i-remind ang bawat isa sa oras na ito, Diyos, that life without your Son, Jesus Christ, is not life. But the ultimate meaning of life is a life in service to God, is a life in service to you. Lord, buhayin muli ang puso ng iyong mga anak sa lugar na ito na namamatay na. Buhayin mo muli, O Diyos, ang puso ng bawat isa na umaandap-andap na. And if there are some wrong hearts today, Lord, break it, Lord.
para maayos mo. May mga puso na hindi seryoso, Lord, sa oras na ito. Break it, Lord, para ma-fix mo. And once again, Lord, we just give every desire. We just give every passion that we have to you. Maybe not today na panggagamitan mo sa bawat isa, but soon, Lord, by fully understanding your love to us will compel us to go to that service that you deserve. And today, Lord, hear our prayers. Hear our cries. And hear our pains. Because we wanted to become right before you. Gusto namin, Lord, na maging tama para sa iyo. Na kahit anong mangyari, walang bibitaw. Hindi kami bibitaw, Lord. Hindi ka namin iiwan, Lord. Hindi ka namin iiwan. Kahit anong mangyari. Salamat, Lord, for you are a great God in this place. Bless your words, Lord, that it will bear much fruit in our lives. This is all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.